Planetang Mars, ika-apat na planeta sa ating solar system, ang tinawag na Red Planet dahil sa elementong iron na nakahalo sa lupa. Sa una'y inakalang mainit, pero napakalamig. Ang pulang planeta ay pinaniniwala ang tinahanan ng buhay ilang bilyong taon na ang nakalilipas. Kaya naman gagastusan ng SpaceX ng ilang trilyong dolyar upang matirahan ng tao. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na ang malaking plano ay pinaniniwala ang mabubulilyaso dahil sa mga misteryo na tinatago ng Mars. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang pagsabog ng pinakamalaking rocket ng SpaceX na tinawag nilang Starship, ilang araw pa lamang ang nakararaan noong 20 Abril ngayong 2023 ay kinamangha ng marami. Makikita sa mga balita na ang pagsabog sa era ay hindi sinunda ng pagkadismaya o pagkalungkot ng mga tauhan sa SpaceX, subalit pagkagalak. Sa makatuwid, ang pagsabog ng rocket ay isa raw tagumpay sa dahilang marami ang kanilang nalaman sa pagsabog ng sasakyan. Mababasa ngayon ang mga tweet ng mga taga SpaceX kung saan hinihirang ito bilang isang tagumpay sa larangan ng rocket science. Buwan ng Pebrero taong 2020, noong sumabog ang unang Starship SN1. Makaraan ng ilang buwan ng Abril, Starship SN3 ang nasira. Sumunod na buwan, Starship SN4 ay sumabog din. SN8, noong Disyembre ay sumabog din. SN9, noong 2021 sumabog. Noong Marso 2021, nakalipad ang SN10, pero pagbalik ay sumabog din. SN11, sumabog. SN15 lang ang nagtagumpay. Kaya naman ang pagsabog ng panibagong Starship ay gusto nilang sabihing isang tagumpay. Ayon kay Elon Musk, ang may-ari ng proyekto na kailangan ng tao ay maging interplanetary o sa madaling salita, kailangan marating ang ibang planeta upang umusog ang buhay ng sanlibutan. Pinahayag ng bilyonaryo na may katapusan ng ating daigdig at ganoon din ang sun. Kaya bago ito mangyari, may pag-asa tayo may pagpatuloy ang henerasyon kung may matitirang ibang planeta. Planeta katulad ng Mars. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na habang umuusog ang kakayahan ng SpaceX na pumunta sa Mars, parami ng parami ang mga misteryo na mismong hadlang sa kanilang plano. Tila ba isang paradox na sa kagustuhang makapunta, ang mas lalo hindi makararating? Ito ang pangunahing layunin ng SpaceX, hindi lamang upang makapunta. Balak rin itong i-colonize ang misteryosong planeta. Ayon sa Wired, ang plano na tirhan ng tao ang Mars ay mas lalong sumikat noong pang taong 2016. Pero syempre, bago ito matupad, kailangan masuri muna kung ito ay angkop na tirhan ng tao. Ikinamangha ng mga dalubhasa ang kanilang natagpuan taong 2020 nung pinadala ang Mars rover na Perseverance. Marami silang nalaman, mas maraming naunawaan, nabigyan ng ilang patunay at pruweba ang kanilang teorya. Tila ba naging mas malinaw ang lahat? Ayon sa Science News, pinadala ang rover na Perseverance sa planeta upang tumuklas ng buhay. Inaasahan nila doon na mayroong kahit man lang bakas ng maliit na bakterya, bakas ng buhay, ng anumang nilalang ang kanilang masisilayan. Mula pa noong una, may kutob na mga dalubhasa na may tubig sa planeta. At ang teorya ay, kapag may tubig, mayroong buhay. Pero, mukhang nagkamali sila doon. Noong pinadala ang naunang rover mga taong 2012, nakita nito ang mga elementong oxygen, carbon at iba pa, mga sangkap na nabubuhay sa tubig at sa hangin. Kaya noong sinundan nito ng Perseverance, inasahan nila na sa wakas, malilinawa na ang misteryong nakabalot sa mapulang planeta, na kung mayroon nga bang buhay doon o wala.
Marahil mga sinaunang gusali gawa ng mga aliens ang kanilang masasaksihan. Marahil makikita ay labi ng kakaibang nilalang na dati gumagala sa mapulang planeta. O siguro, mga Martians katulad ng napapanood sa mga pelikula ang kanilang matutuklasan. Malalaki ang ulo, mabibilog na mga mata at mahahaba ang daliri. O di kaya yung mga mukhang halimaw na kumakain ng tao. Ayon sa mga dalubhasa na kung may buhay noon. Siguradong pwede nating tirhan ito ngayon. Bakit hindi pwedeng gawing tirahan ng tao ang Mars? Ang layunin ng SpaceX Starship ay magsakay ng tao papunta sa Mars at doon na tumira. Sa katunayan, ayon sa National Geographic, na sinabi ni Elon Musk na 1 milyong katao ang ititira nila sa Mars pagsapit ng taong 2060. Sa ibang ulat, balak ng SpaceX na i-terraform ang planeta para maging angkop ang lupa. Lagyan ito ng panangga laban sa radiation para hindi mamatay ang pupunta. Pasabugin ng mga poles para medyo uminit. At lagyan ng hangin na maiihip ng tao. Napakagandang plano upang maging interplanetary ang sanlibutan at maipreserba ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Iyan ang sabi nila. Sa makatuwid ang pahayag ng NPR na gusto nilang magsimula sa taong 2029, nakapananabik kung iisipin na makatitira ang tao sa ibang planeta at kung mamarapatin, maraming mga Pilipino ang pwedeng magpabalik-balik. Dahil batay sa Business Insider na mga 100,000 dolyares ang pamasahe papuntang Mars o mga 5,000,000 piso, presyo na kayang-kaya ng mga politiko sa Pilipinas. Subalit ang mga napag-alaman ng Perseverance rover kamakailan lang ay babasag sa kanilang napakagandang plano. Sa loob ng 2 taon mula 2021 hanggang 2023, may natagpuan sa Mars na medyo tumagilid ang kanilang teorya na kung may bakas ay may tubig at kung may tubig ay may buhay. Sa isang misteryosong crater na tinawag nilang Ilog ng Jezero, meron silang natagpuan. Sinabi sa Science News na inakala ng mga scientists na ang makikita nila ay labi ng isang ilog, kaya nga binansagan nila itong Ilog Jezero. Pero nagkamali sila. Nung nasuri ang lupa, natuyong magma pala mula sa isang bulkan ang gumawa ng bakas at hindi tubig. Natuyot ito mga 4 na bilyong taon na ang nakalilipas. Ganun pa man sinabi sa ulat na mayroon pa rin palatandaan na nagkaroon daw ng tubig doon dahil mayroon silang natagpuan mga cracks sa paligid, mga hinala na dadagdag pa sa pagkamisteryo ng mapulang planeta. Kaya marami ang nagsasabi na hindi talaga maaaring tiran ng taong Mars. Nakakita man sila ng bakas pero wala silang natagpuang tubig. Walang mga buto, mga labi o fossils na mga nilalang kung may nabuhay sa planeta. Pero sabihin na natin na totoo ang hinala na may nabuhay doon, ilang bilyon taon na ang nakararaan. Ibig sabihin lamang na matagal nang patay ang planeta at hindi na maaaring sumustento sa mga nilalang, lalo na sa tao. Bukod dyan, gagastos pa ng ilang bilyon upang malagyan ng panangga sa radiation ang buong planeta. Ilang bilyon upang ma-terraform ang lupa. Ilang bilyon para mapainit ito muli. At ilang bilyon para malagyan ng maiihip na hangin. Iyan ay kung posible at kayang gawin. At iyan ay kung magtatagumpay muna ang SpaceX na mapalipad sa Mars ang kanilang Starship bago maubos ang pera ni Elon Musk o bago siya pumanaw. Marahil sa inaarap, ang Perseverance ay makakakita ng matibay na pruweba na may nabubuhay nga sa misteryosong planeta. Nang sa gayoy, kahit papaano ay lumapit sa pagkaposible ang inaasam ng SpaceX at hindi lamang puro hinala. Sa kasalukuyan, patuloy sa proyekto ang kumpanya ni Elon Musk sa paggasto sa mga bagong teknolohiya at sa pagtesting ng susunod na Starship. Siyempre, hindi imposible na makarating ang tao sa Mars, pero kung gagawing tahanan ito, siguro malalaman natin. Anong aral ang mapupulot dito?
Malaking hakbang ang nararapat gawin upang maging tirahan ang planetang Mars. Ilang bilyon o trilyon ang gagastusin upang gawing angkop ang planeta para sa atin. Subalit hindi ba nila naiisip na mayroong isang planeta na angkop na tirahan? May pananggana sa radiation, hindi na kailangang i-terraform o painitin. At sa gana, sa maiihip na hangin. Ito ay walang iba, kung hindi ang ating daigdig. Siguro kung hindi natin sisirain, hindi na kailangan maganap pa ng bagong matitirhan. Huwag kalimutan, kung hindi natin kayang palaguin ang ating daigdig, paano natin aayusin ang ibang lupain? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.